Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po'y nagkakatipon upang purihin ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin, at mulit-muli ay dumulog ng ating mga panalangin at minimiti sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Kaya panalangin natin na sa ating sariling pamaraan, atin pong maisabuhay ang kalooban ng Diyos para tayo ay nagaganap sa ating sarili ang pagiging pamilya, anak ng ating Diyos. Ngayon ay ating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong sina San Andres at San Pablo at mga kasama ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakasasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasiya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ng pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay laging sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama.
kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng Poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aral. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, Poon, pangunahan mo ako. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ang ating pong Panginoong Hesukristo, sa mga panahong sa tagpo ng ating ebanghelyo ay kinikilala na at sinusundan. He was already drawing crowds to himself, large number of people to himself. Dahil sa kanyang mga ginagawa, dahil sa kanyang mga pagpapahayag ng salita ng Diyos na may karunungan at kaalaman, sa mga pagpapagaling, pagpapatawad, mabubuting gawa. Kaya po ang tukso sa isip ng mga tao ay sino ba ang taong ito, sino kanyang kasama, sino kanyang pamilya, sino ang mga malapit sa kanya. At para sa mga tao kuminsan,
May pagkakataong we wanted to be affiliated, acquainted, or related to someone like our Lord. Siguro ho'y sa karanasan natin ay pinsan ko yan, kakilala ko yan, kaibigan ko yan dahil sa mga nagagawang mabuti ng ating Panginoon Jesucristo. That was the temptation for them. Kaya tinuruan ang ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad na hindi lang basta dahil sila'y nasa maliit na grupo na lang kasama ay considered agad ng pamilya. Binigyan niya sila ng qualification to become members as a challenge for them. At ito rin ho ang ipinapaalala sa atin. Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid. Sa unang pagbasa po, napakaganda ng mga elemento na maaaring maging pagsusuri natin sa ating sarili kung paano natin masasabing tayo ay pamilya ng ating Panginoon Jesucristo. Una, ay ang paggawa ng mabuti. Ito daw ang isang magiging bunga ng pakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay naglalaman ng mabuting gawain, mabuting pangarap, mabuting plano. At kung ito ating tinutupad, ay mabuti ang kalalabasan at ito'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Kumpara sa nakikinig nga tayo pero hindi natin ito tinutupad dahil sa palalo ang ating isipan. Mangyayari lamang ito kung tayo ay magdadasal. Lalo tigit may katahimikan sa ating sarili na ma-re-realize natin na ang salita ng Diyos ay magbubunga ng mabuti sa ating buhay at sa mga taong ating nakakasalamuha. Ikalawa, sabi sa unang pagbasa, ay mabuting pagbabalak kumpara sa dalos-dalos na paggawa ng walang kahinatnan. Ito po ay ating nararanasan kung hindi natin isinasabuhay ang kalooban ng Diyos. Kung yung ating kagustuhan ang ninanais nating mangyari sa ating araw-araw na buhay. Gayun din, nangyayari ang ganitong dalos-dalos na paggawa kung hindi natin iniaayon ang ating plano, ang ating kagustuhan, at tinitingnan kung ito nga ba ay kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan. Ito ho ay napakalaking kasalanan sapagkat ito'y kasalanan natin hindi lamang sa Diyos kundi sa ating sarili at sa ating kapwa dahil sila'y ating nadadaya dahil sila ay ating nasasaktan samantalang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mga kapatid, ito po ang mga puntong ito sa unang pagbasa, ang malinaw na maaari natin gamitin upang maisabuhay natin. Ako ba ay pamilya ng Diyos? Ako ba ay masasabing tunay na anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, sa pakikinig ng salita niya? Lalo tigit sa pagtupad nito. Dahil marami yung pagkakataon hanggang nasa level lang tayo ng pakikinig, nasa level tayo ng pagkaalam, pero ang pagsasabuhay nito bilang mga Kristiyano ang nagiging kakulangan natin. Kaya ho ipanalangin natin sa pagdiriwang ng misa ngayon na nawa lahat ng ating nakikinig sa salita ng Diyos na magdudulot sa atin ng paggawa ng mabuti at pagkasabuhay ng kanyang kalooban ay mangyari sa araw-araw nating buhay upang ating maipahayag na tayo ay anak ng Diyos, kapatid ng ating Panginoong Jesucristo para sa pagharap natin sa Kanya, we will be welcomed into His kingdom dahil tayo ay nagtumutupad sa kanyang salita.
Magsitayo na po ang lahat. Ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay, ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway isabuhay ang Espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinapahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Nalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkalubong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan
ng mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, na aming Santo Papa, at ni Mel Rey, na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alahalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagdingding mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na paikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo itaglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.